Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome back ulit sa ating Snack Break Time Cheers. At patuloy po ako nagpapasalamat sa mga taga-subaybay po natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At lalong-lalo na rin po sa Security Bank na siya pong patuloy naming inaasahang kasama dito sa ating pong mga talakayin po natin. Anyway, sa ating pong pagpapatuloy sa Heart of a Champion Season 2, kung naalala po niyo sa Season 1, nakita po natin yung clear heart, nakita natin yung collaborative heart, nakita po natin yung importansya po ng committed heart at gayon din po ng character building heart. Dito po sa ating Season 2, nakita po natin na ito pong panibagong apat na C ay naimportante po sapagkat ito po ay nakaangkla pa rin doon sa unang apat. Tulad po ng ating pong napag-usapan nung nakaraan ay choosy heart. Dapat po we need to make a choice. Kasi some people, they could not decide in life. How can they be champion if they are not decisive? No, we need to be decisive. We need to make a choice whether we like it or not. Alam niyo problema, if we will not make a decision, somebody else will decide for us. Kaya yun po ang malungkot na katotohanan kapag hindi po tayo at hindi natin alam at hindi natin ginagamit ang ating choosy heart. Ang pangalawa pong ating pag-uusapan ngayon for the second season na C ay creative, having a creative heart with competency. Now, bakit po ito mahalaga? Some people, they could not see themselves to be creative because their idea of creativity has something to do with art, with skills in art. Eh, ang problema ho, hindi yun ang creativity. Ang creativity is our ability to innovate, our ability to find ways, ano? To find ways when there seems to be no way. Yan po yung idea ng creativity. And ang ganda ho sa creativity, everyone is creative because we are created to be creative. How did I know that? Ito pong tatlong bagay na ating pag-uusapan ay napaka-importante nating ilagay na ho sa ating puso't isip. Bakit? Unang-una, we are all created to be creative. Paano ko ho nasabi yan? Because God created us in His image. Can you imagine our God who created us in His image? Obviously, if God is creative, we too are creative. Kaya ho nga sa buhay, huwag nating hanapin yung excuse na hindi natin magagawa. Let's try to find out what we can do in order to accomplish the work that we are doing. No? Kasi lagi yung excuse, wala akong enough ng resources, wala akong enough na time. That's where creativity comes in. Yung pong creativity natin, yung ating pong ability to think beyond the box, yan, importante yan. We need to think beyond the box. Kasi everyone has a potential to be creative because we are created in God's image. And God, our creator, is a creative person. And kaya po, tayo rin. We have that potential. It is now up to us whether we will use it or not. Kaya huwag tayo magpalimita sa ating sarili. Our only limitation is ourselves. Parang minsan ayaw natin gawin kasi isip natin, di ako ganyan, hindi wala akong ganyang gift. Hindi. You ask God because God alone can give us the ability. No? Kahit nga sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, even in gaining wealth, sabi nga, Lord, God alone can give us the ability to gain wealth. Can you imagine? And paano, saan papasok yan? Your ability to create. The ability to be creative, no? With the limited resources we have, with the limited time we have, we need to come to God in prayer and believe that God has given us that gift of creativity. We can innovate, we can make things better, we can make things parang productive, no? We can make things talagang mapapakinabangan ng bawat isa, something na makabuluhan. So that is what we should exercise. Creativity, di ba? Kaya ho yung competence natin, obviously, kaya ko sinabing with competence kasi our creativity must be in line with our competency. Kaya minsan hindi natin ma-exercise yung ating creativity, ito ang malaking challenge.
Kasi yung ating level of competency, doon po nagiging effective yung ating creativity. For example, if we are a competent leader, we are called to be leaders. Yung ating competency will help us to be creative. But if we are trying our best to be a leader, and yet that is not our level of competency, obviously no matter how you try, no matter how hard you try to be creative in that area, it will not happen. Parang ganito, no? For example, you plan to run for presidency for this country for the next election, and you are not competent enough for that level of position. Kahit anong creativity mo, hindi yun magmamatch do sa competency. So, yung creativity mo, eventually, will lead you to pain and failure and frustration. Kaya nga, it must be creativity with competency. So, nandun yun. Now, yan ang pangalawang bagay na dapat nating naintindihan. Ulitin ko ha, we are created to be creative, so we are all have the potential. We all have the potential to be creative. But remember our level of competency. Diba? Bakit po importante yung competency? Kasi yung competency, as I have explained kanina, na ito po yung magsasabi sa atin hanggang saan yung level ng creativity natin. Diba? Kaya nga ho, we need now to develop our skills. Yung pong ability ng tao, nag-i-increase po yan. Nag-i-increase po yan. Now, if you notice, if you have read Matthew chapter 25, when God gave talents to His servants, sabi nga nun, the master that symbolizes God, when He gave talents to His servants, napansin nyo, they were given according to their ability. Now, the moment the person who was given a certain talent, certain amount of talent, dependable or reliable or masasabi natin na faithful for that particular amount of talents na kanya natanggap, then he will be leveled up. Kaya may promotion sa Diyos. Kaya sabi ni Panginoon, sabi niya noon, well done, good and faithful servant. Since you are faithful with this, sabi nga nun, you will be in charge of this. Parang nga meron dagdag. Bakit niya sinasabi yun? Kasi nga, kung naging able ka sa 5 talents, yung isa na hindi ginamit yun, nilipat sa kanya. Sa madalit salita, your faithfulness with what you have today, yan magle-level up yan. Kasi hindi ka bibigyan agad ng Diyos sa level na beyond your ability. Otherwise, mapupulustrate ka. Kaya ang Diyos is so loving, kaya ilalagay niya sa iyo yung unang level muna. Then as you increase your level of capacity that will lead to your competency, yung responsibility na dadagdag sa iyo. Kaya nga, walang promotion kung walang pag-increase ng ability. Kaya every one of us, we need to be creative, but within that level, angat ka ng angat. As you increase your level of of ability and creativity, then yung level ng competency umangat din, doon mapapansin nyo, nagkakaroon ngayon ng greater responsibility. So yun ang ganda ho nung nakikita mo na, okay, champion ako dito. Okay, dito muna ako sa weight level na to. Sunod, next level naman. Next, another weight level. Diba? Hindi lang basta bumigat ka, kundi yun lang weight level mo, nadadagdagan din yung ability mo. So crucial ho yun sa atin. Kaya nga ho, creativity and competency. And finally, ito po isang importanting bagay. Yung pong level of our creativity, since meaning you are free to innovate, you are free to do anything you want, you can do beyond the box, di ba? Don't just think within the box. However, yan ang isang bagay na wag nating mamimiss. We are not to be creative beyond certain parameters. Kasi ang isip ng maraming tao, ang totoong freedom is you can just do anything you want, na wala ng limitations. Ngayon, kumbaga, the more freedom, the less the limitations. Hindi yun makatotohanan. Kasi, kapag ikaw ay creative and you are going beyond,
dapat alam mo din ano yung level. Naalala nyo yung collaborative heart. May level yan eh. Dito ka maging creative within this area. Kasi you are not alone. We are in a team. No man is an island. So napaka-importante yan sa ating pagkaunawa ng ating level of creativity or developing our creativity. May limitation. Kasi kapag walang limitation, yung creativity mo may lead you to destroying not only yourself but others. Diba? Kunyari, creative ka, gumawa ka na explosive bomb o explosive na ano na material, gumawa ka out of your creativity. At kung wala kang limitation unto what kind of effect, pwede kang pumatay na ng maraming tao. And hindi na yun nakabuti. Hindi na siya champion. Yan ay paninira na. So kaya ganun din, kaya may limitation. Kaya hindi totoo na kapag may freedom, you are walang limitations. Kahit to sa paglalaro, for example, ng basketball o kaya volleyball, you can be creative within the boundaries. Kanyari, sa basketball, you can be creative within the rules of basketball. Pero huwag kang going beyond the rules. Kasi, kanyan nyo, di ba, na ako nun, naisip ko nun, sabi ko, uy, parang, ano na yun, traveling na yun, Pero yung pala, within that rule, na meron pang, hanggat hindi mo pa nakukuha, nandun ka pa sa motion, ng pagkuha pa lang, pwede ka nang humahakbang. So, hindi ka pa rin traveling. Kumbaga, meron silang rules, pero if you go beyond that, ano na yan, magiging ano na yan, tawag dito, illegal na yan. So, hindi mo na rin ma-enjoy yung laro. Naalala ko po, isa sa mga creative na basketball player na nakita ko ay si James Harden. Now, kung nakita nyo lang po, nabago tuloy yung rules sa NBA kasi nagtataka sila, parang siya po yung pinakamaraming beses na nakakaroon ng ano po, yung chance po mag-foul throw. Bakit? Lagi siya nakakakuha ng foul. Ang ginagawa niya sa kanyang creativity, wala namang kasing rule noon. Within that boundary of rules, talagang naipapasok niya and is causing the foul. Hindi ho yung talagang foul. Iniipit ho yung kamay ng kalaban. So pag inisip mo, bawa is to ha. Pero ang problema, bagamat during that time, hindi pa yan illegal, pero hindi na magiging enjoyable kasi there is a form of pandaraya na rin kasi you are the one initiating the foul. Eh, ang idea ng foul is yung opponent mo, yung depensa mo, siya ang nagko-cause ng foul para hindi ka makashoot. Pero kung ikaw yung nag-i-initiate ng foul para ikaw ay mabigyan ng penalty shot, ano na yun, pandaraya na yun. So, nag-create ng panibagong rule to avoid that kind of cheating. Di ba? Pero at that time, hindi pa siya cheating kasi wala pang ganong rules eh. Pero again, the intent of that call of foul, yung intent ng law, hindi mo kailangan dayain pa. Yun ang punto. Kaya para ma-enjoy mo yung laro, para naman hindi naman parang ganun na lang pala yun, para guluhin mo yung laro, mag-i-initiate ka ng foul. Kaya you need the limitations. The same thing with us, God gave us the ability to be creative, but within the bounds of His words. Kasi if we will go beyond God's word, ay sisirain natin ang ating sarili. Di ba? Kasi nga, meron talagang, ang champion, meron po silang limit. Kanyari, kahit sa atin, you can be creative, but you have, meron mga certain kinds of discipline na kailangan mong i-develop. Discipline sa food, discipline sa exercise. May mga exercise training na kailangan na you can be creative, but within those basic foundation. Kaya ulitin ko, may mga foundation yan eh. May mga foundation yan. Parang kumbaga magtatayo ka ng building, you want to be creative, ano mga foundation? Foundation yung pinaka-foundation itself, meron yung certain measure na hindi mo pwedeng laruin. Ano yan eh? Basic yan eh. Merong basic structure na hindi mo pwedeng laruin. You cannot be creative, just be creative for the sake of creativity. Pero pagdating sa architectural, pwede ka maging creative as long as the structure and the foundation will not be compromised. Yun din ang idea. Within our works, we can be creative as long as yung end in mind, klaro sa atin at hindi yun mako-compromise. Okay? So, naalala ko po, meron po isang Olympian champion na
Napakaganda ho nung kanyang sinabi. Ito po si actually si Josh Davis. Winner siya of 3 gold medals during the 1996 Olympics. The most gold medals won by any man in the entire US delegation noong time na ho yun. And he happens to be a follower of Jesus Christ. And ito po nakakatuwa, he credits, no? Credits Christ with his success. One of the keys to his intensity, look at the words, because of, paano siya, as a Christian swimmer, alam niyo po ba kung anong sikreto niya? Ito yung, within the boundaries of God's word, at sila sinabi niya, whatever you do, do it heartily. So no matter what happens, kung may limitation ka ng training sa availability ng pool, meron kang limitation sa creativity because of the availability of something, talagang, andun yung rules ng creativity mo ngayon. Hahanap ka ng paraan as long as you understand. Kaya nga, it requires passion. To be creative, it requires passion. Within the foundation, yung boundaries na yan, alam mo na na mayroon yung passion that will help you to see beyond within the boundaries of God. Ano yan? Whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. So, napaka-importante po yung paalala, hindi sa tao. Now, doon po sa sports spectrum, si Josh quoted this verse while sharing 5 ways in which young athletes can make a splash with their coach. Yun. So, nagbigay siya ng rules. Ito yung kanyang, creative siya, pero meron siyang boundaries na kinreate on himself para yung standard niya hindi magbago. Ito. Ito yung una sabi niya, be honest with yourself and with your coach. Sabi niya, you will get upset at times. But you need to be truthful with yourself. Admit that you are feeling upset and analyze where those feelings are coming from. If they're legitimate, verbalize those feelings in a civilized manner to your coach. So, doon pala, creative ka, tapos siyempre babarahin ka ng coach mo. Then sabi niya, ma-upset ka. So, pag na-upset ka, then just be honest with your feelings. But do it in a very respectful manner. No, sa coach mo, hindi mo murahin mo yung coach mo, hindi ka marundi. Kasi minsan, as a person is passionate, he will become creative, and in his creativity, he hates being corrected or being called for. Pero, kapag ikaw ay creative, alam mo yung boundaries mo, but you can just be honest. Yun naman ang maganda, you can be honest, basta magalang pa rin. Okay? Now, ang pangalawang bagay, sabi niya na natutunan niya, is, siyempre kung ikaw ay passionate, you can be creative, but you do not lose your respect, diba, to your coach as a person. Na sabi nga doon, there's never reason to be rude or abrasive to another human being. I apply the biblical principle, do everything without complaining or arguing. Sabi niya, realize that the things you do now will have an effect 6 months later. Yun yung kanyang pangatlo. Basta isip niya, tanda mo, yung ginagawa mo ngayon, sabi niya, you may be creative in how you make use of your time, but this is something that you should never forget. Sabi niya, that what you do now will have an effect 6 months later. In other words, hindi agad. Hindi mo agad makikita yung epekto, pero may epekto. Di ba? Tapos number 4, sabi niya, we are in a society of instant gratification. You may have a tendency, kasi ito na, sometimes people would be trying to be creative kasi minamadali nila lahat ang bagay. Pero hindi, you may have a tendency to want immediate satisfaction. You need to have a long-term perspective of perseverance. Diba? Kasi don't just be creative for the sake of being creative, but creative in with the development of character, yung bang may perspective ng perseverance, hindi nagmamadali, hindi sino-shortcut, di ba? Kasi pakamamaya, creative ka nga, pero sino-shortcut mo naman. It is out of katamaran, ganyan, out of laziness. Obviously, ikaw rin ang lugi. Sabi niya, ito, but in your creativity, sometimes you would sense na mayroong feeling of, yung parang palpak, kasi siyempre trying your best eh. Sabi nga nila, masakit nga daw minsan, you may be creative, pero nakaproduce ka something unique, tapos wala naman nakakaalam, wala, so you would feel, discouraged. Kasi sabi niya, your intensity should not change, whether a coach is watching you or not. Simple biblical principle that helps me is, whatever you do it for the Lord,
Sabi niya, and not for men. Sabi niya, I am motivated, look at the words, to be a good steward of the talents God given me. So since every one of us is given a talent, that talent should be used. From there, you can be creative because our God is creative. Litinan. And in my life, I've been given a gift of swimming fast. And I think God expects me to use that gift to the best of my ability. On top of that, He has given me the gift of eternal life. And that and what Christ did on the cross supply me not only with a proper motivation, but also with an everlasting motivation. You see, friends, I hope that we would really be considered the gift that God has given us. Diba? If you want to be champions, this heart is important. A creative heart. Creative and yet competent. Kaya napaka-importante ho yan. Napaka-importante. So how can I have that? Unang-una, remember, you are already creative. It's just a matter of discovering your potential because you are created, you and I are created in the image of God. Okay? So don't ever forget the very basic of foundation. Kaya nga may competency, kaya lang make sure na nandoon yung ating level ng ating level na umaakyat yung ating level of capacity. So kaya ho maliwanag dapat yung ating pundasyon, maliwanag yung mga structural the non-negotiables kasi yan ay importante. And finally, kaya para yung creativity lalo nating ma-enjoy o pagiging innovative ay maintindihan natin yung ating parameters. It is not just to be creative for the sake of creativity, but creative in fulfilling the work of God within the boundaries of glorifying and honoring Jesus. So may I suggest this? If we want to all the more understand the beauty of the gift that God has given us, understand the boundaries of the Word of God. Understand that. Kasi God is God. He created the world with boundaries, whether we like it or not. May boundaries eh. So we need to maximize those boundaries. We need to maximize that in order for us to enjoy the gift of being creative. Kaya nga po ulitin ko, a heart of a champion has a creative heart. Kung it's yung choice niya and somehow nagkamali, then be creative to get out and to get through those mistakes sa buhay. Okay? So I hope that all of us would always remember that we have a God who created us in His image, that you and I can be creative, and because He has given us a creative heart, and yet with competency, we can be a champion for His glory and honor. God bless us all.